Oh, eto mga bro. Okay na yung ginawa natin na Haier 32 Smart TV. So, disclaimer lang doon sa makakapanood ng video na to. Mahirap po yung pagto-troubleshooting ng ganitong problema. Pwedeng masira yung inyong LCD panel. Kaya paggawa nyo na lang sa mga legit na technician. So, ano lang to? Continuation lang nung ginawa natin na video nung last. Shout out nga pala doon sa basher natin na meron pa daw mas malupit na technique kaysa dito. Alam ko yung tinutukoy mo, hindi ko yung ginagawa. Dahil technique yan ng mga itik, lalong nasisira yung LCD panel. Nasubukan ko na yan, nag-short killer na yung sino-short killer yung mga leak or short doon sa kanyang CKB lines. Nako, lalong natutuluyan yung panel. Meron mang naayos pero bibihira lang. Pag ginawa nyo yon, imbis na magkapera kayo, wala. Lalong masisira yung LCD panel nyo. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At pa-like na din ang ating video. At pa-hit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga video. Okay, umpisan natin yung kung paano natin to ginawa. Walking alone streets. So, ito mga bro, nabuksan na natin tong Haier na 32 inches lang to, smart TV. So, yung problema nito mga bro, may power, may backlight, pero wala siyang picture or image. So, yung ginamit na naman dito na LCD panel ay yung Samsung na China. Ayan, mali power on natin. So, ayan yung kanyang display. Meron siyang backlight. Pero wala siyang image or display. So, parang yung ginawa na naman natin to nung nakaraan mga bro. Nung nakaraan nating video. Yun na naman yung gagawin natin dito. Pero kung gaano kadali yung ginawa natin nung nakaraan, mas bibilisan na naman natin ngayon yung pagre-repair. Kaya ayan, hinanda ko na yung scope ko dyan. Kasi kapag makita ni Tomer na ang bilis ko lang ginawa, na hindi man lang ako gumamit ng ibang kagamitan, so baka hindi ko siya masisingil, kaya ayan, sinukatan ko siya dyan ng scope, tapos susukatan natin yung mga voltage dyan, tapos check natin yung so yung first step na gagawin natin dito, okay, voltage checking muna tayo. So, ayan. Meron naman tayong 3.3 volts. Tapos yung 1.8 volts. Okay naman. Siyempre, meron din yung 12 volts. Ang wala lang dyan, yung mga supply ng Bion or BGH. Ayan, wala siyang supply. Pag inon mo yan, ano yan, magkakasupply ng kunting-kunti lang, tapos babagsak. Ganyan din dun sa ibang supply, gaya ng B-off or BGL, at saka yung ABDD. Magkakaroon ng konting voltage, tapos mag-shutdown. So yung first step na yung second step na ano natin gagawin natin. So ayan mga bro, pasensya na yung medyo magalaw, hinahawakan ko lang kasi. So,
So, ang susunod natin gagawin, ano dyan, susukatan natin nung hahanapin natin kung saang pares ng CKB lines yung may problema. So, yung nakaraan na video natin, CKB1 at saka CKBB1 yung may problema. Kaya, madali nating nahanap. Ngayon, check naman natin ngayon dito kung anong mga pares ng kanyang CKB lines yung may leak or short. Unahin natin ngayong sukatan itong CKB1 at saka CKBB1. So, nung nakaraang video natin, yun yung may problema. CKB1 at saka CKBB1. So, ayan o. 3.8 meg. So, okay pa yan. Sigurado, ang problema niya dito, itong CKB2 at saka CKBB2. Pag may nasukat tayo dito na leak, eh, magkakating na tayo sa ating left side, sa kabila. So, isang linya lang yung ikakat natin dito mga bro, para ano, para mas madali. Ayan o, meron siyang 472 ohms. So, may problema yung kanyang CKB2 at saka CKBB2. Okay, puntahan natin yung kabila. So, ayan mga bro, bali natanggal ko na yung coating dito sa ating left side. Yung CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. So, ito yan yung nasukatan natin kanina na may leak ay yung CKB2 at saka CKBB2. Yan yung CKB1 at saka CKBB1. Ayan o. Meg yung nasukat natin. Sukatan naman natin yung CKB2 at saka CKBB2. Ayan yung pares na CKB2 at saka CKBB2. Ayan o. Ano yung reading natin sa kabila? Yan din yung nakuha natin na leak dito sa ating left side. Kaya yung gagawin natin ngayon mga bro, makita nyo dyan, yung CKB2, dalawa yung linya na pumasok sa LCD panel. Ganon din yung CKBB1. So, ang una nating ikakating dyan ay yung pares ng CKB2. Ano ba yung pares ng CKB2? Yun yung CKBB2. Dahil iisa lang yung kanyang linya na papasok sa ating LCD panel. Ayan o. So, ikat lang natin yan. Kasi mas madali yan ibalik kesa doon sa CKB2 na dalawa yung linya papasok sa panel. So, yung CKBB2 yung kinat natin. Pag nawala yung ano diyan yung resistance na nasukat natin or yung leak na nasukat natin, pag nawala doon sa source, ibig sabihin dito na sa ating left side yung may problema. Ngayon kung meron pa rin, ibig sabihin automatic doon na sa right side natin yung may problema. Hindi na nating kailangang ikat pa yung pares ng CKBB2 na CKB2, kasi isang ano lang dyan, isang linya lang yung i-cutting mo, eh malalaman mo na kung matatanggal ba yung leak doon sa pagitan ng CKB2 at saka CKBB2. Ayan yung ano natin, sinusukatan natin. Ayun o, meron pa rin mga bro. Meron pa rin resistance or leak doon sa source. Pero kapag sinukatan naman natin yung papasok na sa ating LCD panel, doon sa CKB2 at saka CKBB2, ano yun, meg yung nasusukat natin doon. Kaya automatic yan, dito na tayo, balik tayo dito sa ating right side. Ngayon, sigurado na dito na sa ating right side yung merong leak. Kaya yung kinat natin dyan na CKBB2 na isang linya lang,
Ibabalik natin yan mga bro. Tapos doon tayo, doon na tayo magkakating sa kabila. So ayan mga bro, bali binalik ko na yung cutting ko dyan ng CKBB2. So marumi pa dahil di pa natin yan nalinisan. So magko-concentrate na tayo ngayon dito sa ating right side. Sigurado tayo na dito yung may problema. Pero kahit na sigurado na tayo na dito ngayon may problema, uunahin pa rin nating ikakat dito yung isang linya ng or yung karugtong nung kinat natin sa kabila, yung CKBB2. Ayan yung CKB2 at saka CKBB2, meron pa rin yang 470 plus ohms na leak. Bali, ikakat natin yung CKBB2. Okay, bali, tatanggalin lang natin itong protective coating ng mga CKB lines dito sa ating right side, tapos cut natin. So, unahin nating i-cut itong CKB B2. Yung karugtong nung kinat natin doon sa ating left side. Sigurado pagka-cutting natin dito, mawawala na yung resistance na sukat natin sa pagitan ng CKB2 at saka CKBB2. Ayun, napakahirap mga bro yung nagka-cutting na nakahawak yung isa kong kamay dun sa cellphone natin habang kinakating. So ayan, hindi pa natin maipakita kasi nakatingin ako sa ano yan eh, sa microscope. So ayan, nakating na natin yung CKBB2. So isang linya ulit yan mga bro. Mas pipiliin nating ikakat yung CKBB2 kasi isa lang yung linya niya papasok sa panel kumpara doon sa CKB2 na dalawa. Kagaya lang din doon sa kanina sa ating left side. So ayan, sukatan natin ngayon yung CKB2 natin at saka CKBB2. Ayan, yung CKB2 at saka CKBB2. Ayun o, nawala na yung leak na nasukat natin. Diba, ang dali lang. So, kumpirmado na dito sa ating right side, yung side kung saan nagkaroon ng leakage or leak yung pagitan ng CKB2 at saka CKBB2. So ayan. 'Di ba mas madali ngayon? Hindi natin kailangang i-cut yung pares ng CKB2 at saka CKBB2. Piliin nating i-cut yung isang linya lang, yung CKBB2. Kasi ayun nga, isang linya lang yung papasok sa LCD panel. Ayan, sukatan natin yung papasok sa panel. Diyan natin makikita ngayon yung leak na nasukat natin kanina. Ayun o, 478 ohms. Ayan. Yung ano na yan, yung CKB2 at saka yung kinat natin na CKBB2 papasok sa panel. Kaya nakuha natin agad yung may problema na side
So kailangan na nating lahatin 'yan mga bro, tulad nung palagi nating ginagawa, tapos idamay natin yung STBP. Okay, bali ikakalat lahat 'yan mga bro, tapos kasali yung STBP, 'yan yung STBP natin. Kakaskasin lang natin ng coating yung STBP, tapos ikakat na din natin. So, ayan na mga bro. Balik, nakat na natin yung STBP, tapos yung CKB1 hanggang CKBB2. So, ayan, medyo linakihan ko na yung cutting ha. Sabihin nyo, ang sagwa ng cutting, sinadya ko ng linakihan yung cutting kasi ano eh, maghihinang pa tayo mamaya dyan ng 1K resistor. Tapos kukunik na naman natin sa ano, sa supply, gaya ng ginawa natin nung nakaraan. So, ayan, nagloloko na naman yung ating cellphone. So ayan, susukatan na natin yan ng voltahe kung lumabas na nga ba yung kanyang mga supply ng DC-DC. Ayan, lumabas na si Bon or BGH. May nasukat tayo na 32 volts. Tapos si EBDD naman. Check natin si EBDD. Ayan, 14 volts. So, okay na yan mga bro. Okay na. Okay na yan. So, papakita lang natin yung ano dyan, yung display niya. Check natin kung pinong-pino ba or may mga lines ba or may mga bar lines ba. Ayun oh, si ano, si Haier Smart TV. Pinong-pino siya mga bro. Kahit may close up natin. Yun. Ayun. Yung nakikita nyong parang bar lines dun sa logo ng Haier, ano yan, sa logo lang yan. Makikita nyo naman, walang bar lines dun sa ibang ibang display. So, dun lang yan sa logo ng Haier. So, okay na to mga bro. So, next na gagawin natin dito, pagkukunikin natin yung kinat natin na papasok nating LCD panel, yung CKB1 to CKBB2, tapos ikunik natin sa supply yung 12 volts via 1K resistor. Okay, balik tayo mamaya. So, ito na mga bro. Natapos na nating lagyan ng resistor. Pero pinag-connect naman natin yung CKB1 to CKBB2, yung papasok sa ating LCD panel, tapos kinonik natin yan sa 12 volt supply. Pero yung ginamit ko dyan, hindi 1K, 10K resistor. Okay lang mga bro, importante mayroong stable na supply na magsusupply doon sa kanyang mga CKB lines. Kumbaga, nakakonek pa rin siya sa circuit, hindi yung mga sinauna nating ginagawa na nakahang siya or naka-floating. Mas maganda yung ganyan, mas matibay yung ating gawa. Ang dami ko nang ginawa na ganito mga bro, taon na yung nakalipas, gumagana pa rin. Kaya nagtataka lang ako dun sa kabila, dun sa sinasabi ng iba na bakit hindi daw magtatagal. Kaya subukan nyo din itong tip na na ginagawa natin. Naglalagay ako ng resistor, kinokonek ko sa ground or sa stable na supply. So, ayan mga bro, paki-like naman yung ating video. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At pahit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga tutorial video.
So, eto, i-review lang natin yung ginawa natin dito. So, yung unang step na ginawa natin dito ay nag-resistance checking tayo dito sa CKB1 at saka CKBB1, okay. Tapos dun sa CKB2 at saka CKBB2, dun tayo nakasukat ng leak. So, dahil dun yung nasukatan natin na mayroong leak, so, inuna natin nag-cut dito kasi nga madalas na na-encounter ko dito sa left side. Kinating natin yung CKBB2. So, mas madali ngayon yung na-share natin mga bro. Kasi nga, di ba ito yung CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2. Ang nakita natin na may leak dito ay yung CKB2 at saka CKBB2. Para malaman natin kung dito na side yung may problema sa kanyang CKB lines, kinat natin yung isang linya, yung kanyang CKBB2. So, mas madaling ikat yung isa lang na linya kesa yung CKB2 na dalawa. Pagkakat natin ng CKBB2, at sinukatan natin ng resistance yung papasok ng ating level shifter, meron pa rin yung leak. So, ibig sabihin, wala dito yung problema. Kaya, binalik na natin yung isang track lang or isang linya lang na kinat natin dahil sigurado yan na dito sa ating right side yung may problema. Kasi automatic eh. Pagkakat mo dito, tapos nag-check ka ng resistance dito sa holes ng CKB2 at saka CKBB2 at meron pa rin, ibig sabihin sa kabila na yung may problema, automatic na yon. Hindi na kaya nung pagkakat natin nung sa CKBB2 dito sa ating right side dito, yung isang track dito, ayun, nawala na yung leak na nasusukat natin dito sa CKB2 at saka CKBB2 na galing ng ating level shifter. Tapos ang sinunod, ang sunod natin ginawa, kinat na natin lahat yan from CKB1 to CKBB2 dahil sigurado na tayo na dito yung may problema at dinamay natin yung STBP. Tapos nag-connect na tayo ng connect natin lahat yung pinagkoconnect natin lahat yung CKB1 to CKBB2 na papasok natin ng ating LCD panel. Tapos, mag-connect tayo dyan ng resistor. So, mapa 1K, mapa 10K. Sa 12 volts ko siya kinonek. Importante kasi na nakakonek pa rin sa circuit itong kinat natin. Yung hindi siya naka-float para mas matagal yung buhay ng ating LCD panel. So, ito. Check natin. Power on. Ayun na. See? Higher. Smart TV na to na higher. So, galing pa sa kabilang bayan mga bro yung magpagawa dito. So, naka-video siya. Yun na yung display niya, pinong-pino. Lagay nga natin sa TV. Okay, lagyan lang natin ng antena. Sinaan lang natin. Ayun. Oh, pinong-pino yung ating ginawa. So, ayun mga bro.
Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.